Magandang araw mga ka-TikTok. Once again, Papa Peps po. Bali, sa basic components pa rin po tayo ng motor control. Ang itetest naman po natin yun is yung delay timer niya and then itong relay. Bali pong itong delay timer niya, pakita po muna natin yung diagram niya sa gilid. Nandito po yung diagram niya. Bali, dinrawing ko na po rin po sa band paper para zoom out na po para mapaliwanag ko ng maayos. Bali sa 2-7 niya, nandun po yung coil, ayun po yung supply natin. Line 1, neutral, or line 1, line 2. Depende po sa ano, pwede naman po yan, basta 220 volts. And then, may dalawang part po siya. Yung left side, is may auxiliary contact siya na 1 and 3, na normally open. And then, ito pong right side, may dalawang contact naman po siya, auxiliary contact. Ang common niya is number 8. Normally open, naka-connect siya sa number 6. Yung normally closed, naka-connect siya sa number 5. Bali po, ito po pala yung trabaho ng delay timer natin is to delay. Delay on and delay off. Kapag nag-energize po siya, itong number 5 na naka-connect na to na normally closed, ang tawag po natin dyan is off delay kasi naka-on siya. After 5 seconds, mag-o-open. And then, ito naman pong number 6 na connected natin na auxiliary is normally open siya. Kapag nag-energize itong delay timer natin, after 5 seconds, mag-close siya. Which is, ang tawag sa kanya is on delay. Try na po natin i-test yung delay timer. Bali, ito po pala yung ano, yung sa likod niya, yung pin niya, representation nun, nung drawing, nung diagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagdating po dito sa terminal block, iba na po yung numbering niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang susundin po natin dito is yung sa pag-connect sa motor control. Ito pong sa terminal block kasi connected din naman po siya dito. Okay, test na po natin. Bali, sa number 6 po siya nakalagay. On delay po siya. Energize po natin. Salpak din natin itong relay. Gumamit po pala tayo ng mga pilot lamp para representation. Ito pong red is stop or idle. And then, ito pong green is running. Opuli natin. Bali, pag on ko po nito, naka-energize na si delay timer. After 5 seconds, nakaset po tayo ng 5 seconds, mag-energize po. Game, try natin. After 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, mag-on na po siya. Yan po yung trabaho nung, ayan po yung tinatawag nating on delay. Bali, ilipat po natin siya sa number 5 para makita po natin yung off delay. Yung off delay naman po, yung off delay naman po, nakaset tayo ng 5 seconds ulit. Yung off delay naman po, pag energize natin, naka-energize din si unit. And then, after 5 seconds, mag-off. Yun po yung tinatawag nating off delay. Patayin po muna natin. Bali, dito naman po tayo sa relay. Yung relay po natin, ang pinakatrabaho din po nito is pangpadami or pandagdag ng switching ng mga auxiliaries. Pwede po siyang AC, pwede pong DC. Bali, gumawa din po pala ako ng zoom out ng diagram niya. May diagram din po siya dito sa ibabaw ng relay. Pero para mas madaling makita, i-drawing ko na po. Bali, tatlo po pala yung ginawa ko. Ito po kasi yung sa terminal block. Ito yung numbering niya. And then, ito yung sa relay mismo. Ito yung numbering niya. Yung sa pin niya. Yan. Bali, ito pong
1314, ito po yung holding coil natin. Dito po natin ilalagay yung supply. And then, ito pong 9, 10, 11, 12, ito po yung common ng controls natin. And then yung 1, 2, 3, 4, ito po yung normally close. Ayan po, naka-close po siya. Oh. And then yung 5, 6, 7, 8, naka-normally open po siya. Pag nag-energize po tayo nito ng relay, lilipat po yan. Lilipat po tong switch na yan. Mapupunta sa 5, 6, 7, 8, naka-energize. Normal na naka-close, energize siya. And then ito naman po, mag-open pag naka-energize. Bali, mas pinadali po natin yung ano, mas pinadali ko po yung drawing. Ito na po siya. Yung common terminal niya is 9, 10, 11, 12. Yung 5, 6, 7, 8, normally open po siya. And then yung 1, 2, 3, 4, naka-normally close po siya. Pag nag-energize po yung relay natin, magpapalit lang siya ng values. Itong si normally close, normally open, mag-energize close. And then ito naman si normally close, mag-energize open. And so on na po yan. Sabay-sabay po yan pag nagpalit ng values. So po, try na po natin. Bali po sa terminal block, yung numbering niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ito po yung supply niya, supply ng coil. Higyan na po natin. Naka-off delay po tayo, bali, lipat po natin sa on delay. Bali, naka-on delay na po tayo. Bali, ngayon, testerin muna natin siya ng kung may continuity using multi-tester. Bali, ano lang po tayo sa range ng ohm, ohmmeter. Yung common niya is 9, 1, 2, 1. Normally close yan. 10, 2. 11, 3. May reading po. 12, 4. May reading din po. And then, dun naman tayo sa normally open. 9, 5. Oh, wala po siyang reading. And then, 10, 6. 11, 7. 12, 8, wala pong reading. Dapat po, magpapalit sila ng values pag nag-energize po yung relay natin. So, energize na po natin. After 5 seconds, nag-energize na po si relay natin. Test po natin kung nagpalit sila ng values. Doon po muna tayo sa normally close. Normally open. 9, 5. May reading na. 10, 7, 6, may reading na. 11, 7, may continuity na. 12, 8, may continuity na. So, balikan natin yung mga normally closed kanina na nag-energize open. Bali, ito po pala, may connection siya dito sa yung number 1, may connection siya dito sa pilot lamp natin, kaya mag-energize pa rin to. Kaya may continuity. You know. Pero dito po, wala na yan. Ang alam naman natin na hindi gumagana siya, na in good condition siya kasi nag-off siya eh. So, ibig sabihin, walang tumatawid na ano doon, na kuryente. Inano lang natin, tinester lang natin, kaya may tumawid na kuryente galing dito sa tester. Kaya nag-energize to. Kasi electronic siya eh. Ito pong 10, 2, wala pong reading. 11, 3, wala pong reading. 12, 4, wala pong reading. Bali, makukonclude po natin na in good condition po yung mga device na gagamitin natin para sa motor control. So, pwede na po tayo mag-start na mag-wiring sa motor control natin kung ano yung gusto nating sequence. Maraming salamat po.